tungkol sa nagtitipon ng yaman. Madamot na nagtitipon ng yaman. Verse 1 ng 104, tungkol sa tismuso, tismusa. Verse 2, tungkol sa pag-iipon ng yaman. Ano ang koneksyon ng dalawang ito? Mamaya po. Ipaliwanag natin maigi, ano ang koneksyon ng pagiging tismuso, tismusa sa pag-iimbak ng kayamanan ng buong kadamutan. Hoarding of wealth. Na dahilan kung bakit marami naghihirap sa mundo. Dahil yung pera ng mga mayaman nakatago. Swiss bank. Habang ang sambayanan sa buong mundo nagugutom. Kaya nga ba sa Islam, hindi advisable lang pera itago sa bangko. Kailangan yung pera i-invest mo sa negosyo para magkaroon ng productivity, para maraming manggagawa, para maraming maswilduhan, para maraming kakainin ang tao. Hindi ikinukulong sa bangko. Isang napakalaking topiko yan. Ibang topic yan. Verse 2, balikan natin ang tafsir Ibn Kathir. Alladhi jama'a malaw wa addada, na nagtitipon ng yaman at patuloy sa pagbibilang nito. Ibig sabihin, iniipon niya ang mga kayamanan at pinagpapatong-patong sa isa't isa ang kayamanan at binibilang-bilang ang mga ito. Ito po ay katulad rin ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatago po ng yaman, hoarding of wealth, ay pagdadamutan ng Allah. Ang taong nagtatago ng yaman, tataguan ka rin ng Allah ng yaman. Ibig sabihin, mawawala ang kayamanan mo. Chapter 70, verse 18. Wajama'a fa'aw'a, at naglikom ng yaman at itinago. Batay sa isang hadith, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, huwag ninyong itago ang inyong kayamanan kung hindi itatago ng Allah ito mula sa inyo. Sahih Muslim. Volume 2, hadith number 173. Ulitin natin. Ito yung mga nag-hoard, mga nagtatago ng kayamanan ng buong kadamutan. Sila lang nakikinabang. Ang mga mahihirap, lalong naghihirap. Walang productivity. Iniipon sa bangko. Sa Islam po, kailangan paikutin mo yan. Kailangan maging produktibo ang pera mo para makinabang ang sambayanan, hindi lang ikaw. Ulitin natin. Huwag ninyong itago ang inyong kayamanan kung hindi itatago ng Allah ito mula sa inyo. Ibig sabihin po, babawiin ng Allah. Magiging mahirap ka. Magiging dukha ka. Si Muhammad bin Ka'ab ay nagsabi patungkol sa sinabi ng Allah na yung verse 2 ng 104, chapter 104, verse 2, jama'a malaw wa addada, nagtitipo ng yaman at patuloy sa pagbibilang nito, ayon kay Muhammad bin Ka'ab, ayon sa kanya, paliwanag tungkol sa nabanggit na verse 2, okupado ang tao na iyan ng kanyang yaman, ang kanyang buong maghapon. Paruot parito siya, abalang-abala sa kanyang yaman. Pagkatapos kapag sumapit na ang gabi, ay natutulog siya na parang nabubulok na bangkay. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala karagdagan, pumunta natin sa verse 3. Tungkol sa, dahil mayaman ka, madamot ka, nagbibilang-bilang ka ng kayamanan mo, opo, buong akala mo, wala ka ng kamatayan. Buong akala mo, wala ka ng katapusan. Buong akala mo, immortal ka. Heto, verse 3. Yaksabu anna ma lahu akhlada. Siya ay nag-aakala na ang kanyang yaman ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Immortality. Ibig sabihin,
inaakala niya, iniisip niya, inaakala niya na ang pag-iipon ng yaman, ng buong kasakiman, ay magpapanatili sa kanya sa mundong ito ng magpawalang hanggan. Pero anong sabi ng Allah? Sabi ng Allah, kala! Ngunit hindi, sabi niya. Ibig sabihin, hindi ganun sa sinasabi ng mama, hindi ganun sa iniisip ng mama, hindi ganun sa inaakala ng mama na immortality. Hindi po kayang bayar ng pera ang buhay na terminated na. Kapag dumating na si Malakal Maut, Angel of Death, kahit na ilang trillion dollars pa, hindi niya tatanggapin. Hindi po niya kailangan ng pera. Malaika yan, angel yan, spirit po yan. Nilikhain mula sa liwanag, from light. Hindi niya kailangan ng trillion dollars mo. Kaya wag na wag mong iisipin na sa pamamagitan ng kayamanan mo, hahaba ang buhay mo. Exception. Kung gagamitin mo ang kayamanan mo sa sadaka, charity, sadaka, pampahaba ng buhay. Ngunit kung gagamitin mo ang kayamanan mo sa kasakiman, hindi po madurugtungan ang buhay mo. Natalakay po natin yan, yung sadaka, pampahaba ng buhay. Na-extend ang buhay ng tao. Napapalayo sa kapahamakan. May darating na kalamidad, pangharang sa kalamidad, ang sadaka. That is another topic. Opo, hindi natin tatalakayin yan. Kalla! Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi! Pagkatapos, idinugto ng Allah ang itatapon sa apoy. La yumbadan na fil hutama, katiyakan na siya ay itatapon sa dumudurog. Dumudurog. Ito po ang isang katawagan sa impyernong apoy. Dumudurog. Dahil lahat po ng ilagay mo dyan po, nadudurog. Kahit ano ilagay mo dyan, nadudurog. Imaginin mo yung apoy ng krematorium, yung sinusunugan ng bangkay. Halimbawa, yung mama, bago namatay, sabi niya, sunugin niyo ako. Dalhin niyo ako sa krematorium. Yung pong bangkay, ipapasok sa box na bakal. Tapos, yung apoy, lalabas sa kanan tagiliran, kaliwang tagiliran, paan ng tagiliran kaliwa, paan ng tagiliran na kanan. Tapos, sa kanyang harap, sa kanyang likod, sa kanyang ulunan, sa kanyang paanan, na pagkataas-taas na intensity ng apoy. Pagkatapos po ng crematorium service, tingnan mo, yung mama naging abo, nadurog. Yan po ay apoy lang yan dito sa daigdig. 1% lang ng apoy sa daigdig kumpara sa apoy sa kabilang buhay, dagdagan mo ng 99%. Ganun katindi ang apoy sa kabilang buhay, dumudurog ng kahit anong ilagay mo. Diyan po sa krematorium, lagay mo ng bato, hindi madudurog. Ang nadudurog lang, laman ng katawan, buto ng katawan, lagay mo ng bakal, hindi nadudurog. Pero po sa impyernong apoy, kaya po tinatawag na dumudurog. Al-hutama, ang dumudurog. Dahil po lahat po dinudurog niya. Wala kang ilagay dyan na hindi niya dudurugin. Kahit na anong nilikha, kahit na anong klaseng bakal, dudurugin niya. Ibig sabihin po, ang taong madamot at sakim na nag-iipon ng kayamanan at binibilang-bilang ito ay itatapon sa Al-Hutama na isa sa mga paglalarawang pangalan ng impyerno. Ang dumudurog, Al-Hutama. Ito ay sapagkat dinudurog nito ang anumang nandirito. Dinudurog ng apoy na ito anumang nandirian sa apoy na iyan. Kung kaya sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtanong siya, ano nga ba ang dumudurog? Ano nga ba ang dumudurog? Verse 5, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةَ. At ano ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang dumudurog?
at sinagot rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tanong. Verse 6, Narullahil muqadah. Ito ang apoy ng Allah. Walang katapusang ginagatungan. Walang katapusang nagliliyab. Nag-aapoy. Tingnan mo yung araw. Tingnan mo yung araw. Sa gitna ng solar system. Kapag inimagine mo, pambihira yung araw. Hindi napupundido. Tuloy-tuloy. Ilang thousand and thousands of years, nagliliyab pa rin. Hindi nawawala ng energy. Ganyan po ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas grabe pa rin ang impyernong apoy. Verse 7, Allati tattali'u ala al-af'idah, na nanunuot sa mga kalamnan. Allahu Akbar, apoy na nanunuot po sa kalamnan. Matitim. Napaka matindi. Yung tao dito sa mundo, pag nasunog, halimbawa may nasunog na lugar, pag nasunog po, pag namatay na, hindi na niya nararamdaman yung apoy na nanunuot sa kanyang kalamnan. Patay na siya eh. Sa impyerno, apoy po, hindi ka mamamatay. Wala kang kamatayan. At damang-dama mo ang bawat pulgada na pagpasok, panunuot na apoy sa iyong kalamnan. Damang-dama mo ang hapdi, hindi ka namamatay. Kaya mga tsismoso, mga tsismosa, mga mahilig mag-imbak ng buong kadamutan na hindi maawain sa mga maralita, ito po ang babala. Pakinggan yung mabuti. Ito po ang babala. Allati tattali'u ala al-af'idah, na nanunood sa mga kalamnan o kaya puso ng tao. Ayon kay Thabit al-Bunani, susunugin sila nito, mining apoy, nang tuloy-tuloy, dire-diretso po, walang hinto, hanggang sa kanilang mga puso, habang sila ay buhay na buhay. Kapag po idinidetalya natin ang paglalarawan ng impyerno, ang purpose po ay baka magising ka, kaibigan, sa ginagawa mo na kasalanan na iyan. Ang tinutukoy po natin na kasalanan dito ay chismoso, chismosa, at hoarding of wealth. Ano ang connection ng dalawang yan? Kahapon po sa tafsir, Sayyid Qutb, ang kanyang paliwanag ay ganito. Isang mama, wala nang ginawa sa buhay, mag-ipon ng salapi ng buong kadamutan, wala siyang pakialam kung naghihirap ang sambayanan, ang mahalaga, siya ay yumayaman, at dahilan sa dumarami ang kanyang kayamanan, abalang-abala siya, wala siyang ginawa kundi magbilang ng magbilang, at pakiramdam niya maging immortal siya, walang kamatayan, at pakiramdam niya napakataas niya, minamaliit niya mga maralita, at pupwede na niyang insultuhin ang mga maralita nang walang limitasyon, pupwede niyang uyam-uyamin at saka pahiyain at hanapan ng kahihiyan nang sa gayon sila ay masira ang dangal at dignidad, iikot sa sambayanan ng paninirang puri sa kapwa na katulad ng nagaganap noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng unang bahagi ng da'wah sa Makkah, na kung saan ang mga mayayaman patuloy na pag-iimbak ng kayamanan at minamaliit, pinapahiya, inuuyam, kinukutya, inaapak-apakan ang dangal ng kamuslimang nagpaparating ng da'wah. At ayon sa tafsir ni Sayyid Qutb, ito ay hindi lamang nagaganap sa Makkah, pati na po sa kasalukuyan ng ating panahon, paulit-ulit na nagaganap ang ganitong klaseng sakit ng sampayanan. Ayon naman kay Muhammad bin Ka'ab, balikan natin yung apoy. Inilalarawan natin yung apoy. Ayon naman sa kanya, lalamunin nitong apoy.
bawat bahagi ng kanyang katawan, pulgada por pulgada. Hanggang sa marating nitong apoy na ito, ang puso, at umabot sa lalamunan, at pagkatapos ay babalik sa kanyang katawan. Ito po ang tafsir ni Al-Qurtubi. 20.185. Ngayon, maliban pa riyan sa susunugin, para lalo pang matindi ang parusa sa mga chismoso at mga chismosa, at mga mapag-imbak ng kayamanan ng buong kadamutan, para magmataas sa mga mahihirap na kanilang aapak-apakan, para dagdagan pa ang parusa, ikukulong sila sa apoy. Ikukulong. Anong ibig sabihin ikukulong? Parang box. Box. Bawat makasalanan, siya lang mag-isa sa box na apoy. Hindi ka makalabas. Saradong sarado. Wala ka talagang malabasan. Bagamat hindi ka makakaalis sa impyerno, apoy, ay dinagdagan pa lalo, ikinulong sa pamagitan ng box na apoy. Katibayan, verse 8. Innaha alayhim mu'sada. Katotohanan, ito, ibig sabihin ng ito, impyerno, ay magkukulong sa kanila. Mu'sada. Magsasara. Magkukulong. Ibig sabihin po, pambalot, babalutin. Imaginin mo yung babalutin ng apoy. Tulad ng nabanggit sa tafsir ng Suratul Balad, chapter 90, verse 20. Alayhim naru mu'sada. Sa kanilang itaas ay apoy na magtatakip. Sa itaas nila ay tatakpan sila ng apoy. Ibig sabihin, ang takip ng impyerno ay magsasara. Silyado ka. Ipalayo sa'yo ng Allah. Binigkas ni Ibn Mas'ud ang aya na ito at pagkaraan ay sinabi, yaong mga itatapon sa apoy ng impyerno, anya, bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakahiwalay na kahon ng apoy upang hindi niya makita ang sino mang pinarurusahan sa apoy ng impyerno, maliban sa kanyang sarili lamang. Tafsir Ibn Kathir, Tafsir At-Tabari, at saka Tafsir Al-Qurtubi. Yan ang kanilang paliwanag. Ilalagay ka sa box. Apoy na nga, sinusunog ka na nga sa apoy. Ikakahon ka pa. Para kang ilalagay sa napakalaking krematorium. Pero huwag mong ikumpara ang krematorium dito sa mundo tungkol sa degree ng intensity ng init ng apoy sa impyerno. Ilalagay ka sa box, hindi po box na bakal. Ang bakal kasi natutunaw din yan. Box po ng apoy mismo, gawa din sa apoy na box. Ibig sabihin po, pagsasarahan sila rito at wala silang paraan upang maiwasan ito, ni hindi sila makakalabas. Imaginin mo yan. Imaginin mo yung ganyang klaseng parusa na minamaliit-maliit lang ng mga Muslim. Hayaan mo na sa mga non-Muslim. Dahil talaga naman, tutupukin sila sa apoy. Ikaw na lang na Muslim, mag-concern ka sa sarili mo. Kapag po ang misis mo ay magsisimula manlibak ng ibang tao, tabihan mo kaagad, misis, yung apoy, kakatakot. Ganon din kapag ang mister mo ay magsisimula na manlibak sa kapwa, sabihan mo kaagad ang mister mo, mister, yung apoy, matakot ka. Opo. Sina Abu Huraira, Ibn Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, ganon din si Mujahid, ganon din si Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, ganon din si Atwi, ganon din si Al-Awfi, ganon din si Al-Hasan, pati na si Qatada,
at ganun din si Asudi. Lahat po ng mga ito ay nagsasabi na ang Moksada ay nangangahulugang sarhan, takpan. Opo, si Ibn Abbas ay nagsabing ang mga pinto nito ay sasaraduhan. Antakin mo, pinto po ng impyerno, sasaraduhan. Saan ka lalabas? Napakatindi. Si Ad-Dahhak ay nagsabi, Moksada ay nangangahulugang pagsasarhan sila rito at wala itong pintuan. Si Qatada ay nagsabi, Moksada ay nangangahulugang pagsasarhan ito at walang liwanag dito, walang siwang na matatakasan at walang malalabasan, magpawalang hanggan. Source, Tafsir at-Tawari. Sabi mo, walang liwanag. Di ba apoy? Di ba isang kandila lang, buksan mo, sindihan mo, naliliwanagan ang buong kwarto? Eh apoy, pagkalaki-laking apoy, bakit walang liwanag? Opo, baka hindi mo alam. Ang apoy po sa impyerno po ay itim, hindi po pula. Itim. Napakatindi na init, pinaitim. Sa tagal ng panahon po, naging itim. At kaya madilim, kahit na napakalakas ng kanang pagsisiga ng apoy, napakadilim sapagkat napakaitim. Wala ka makita. Katindi. Ganyan po katindi, mga kapatid, sa pananampalataya ang parusa ng mga chismoso, ng mga chismosa, at ng mga mapag-imbak ng kayamanan ng buong kadamutan. Ngunit patuloy ka pa rin, hindi natitinag sa iyong pagchichismis. Sige, hintayin mo ang impyernong apoy. Pagkatapos po ay sinayo pa ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa dagdag na parusa. Mantakin mo ha, sinusunog sa apoy. Tapos inilagay pa sa box na apoy. Pagkatapos po, dagdag pa, verse 9, iginagapos pa sila sa haligi. Sinusunog, ikinukulong sa apoy at iginagapos pa. Abay, hindi ka naman talaga makatakas. Pero bakit ka pa iginagapos? Hindi lang iginagapos. Nakagapos ka ng kadena po na itinatali hindi sa iyong kamay, hindi sa iyong paa, sa liig. Bakit? Parang hayop. To humiliate the residents of the hellfire. Para lalo kang hamakin na parang hayop. Ikaw na noong nabubuhay ka pa sa mundong ito, wala kang pakialam na wasakin ang kahihiyan, wasakin ang dangal ng tao sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang kahihiyan. Subhanallah. Ipalayo po tayo ng Allah. Patawarin po tayo ng Allah. Verse 9, Fi amadim mumaddadah. At sila ay igagapo sa mga labis na malalapad na haligi ng apoy ng impyerno. Mantakin mo, sinusunog sa apoy, ikinukulong sa apoy, at tinatalian, kinakadinahan, ikinukulong, kinakadinahan pa. Nakakulong na nga, nakakadena pa. At lahat po yan gawa sa apoy. Ang sabi ni Atiyah, Al-Awfi ay mga haliging bakal. Ang sabi naman ni Asuddi ay gawa sa apoy. Mga haliging gawa sa apoy. Naiulat po ni Al-Awfi mula po kay Ibn Abbas. Anya, papapasukin niya sila sa pinalapad na mga haligi. Ibig sabihin ay may mga haligi sa lahat ng kanilang dako at mga nakakadena sila sa kanilang mga liig. At ang mga tarangkahan ng impyerno ay pagsasarhan sa kanila. At Tabari.
24,600. Opo, mga kapatid, sa pananampalataya, kapag ini-imagine mo ang impyernong apoy, ipalayo nawa tayo ng Allah. Isa pa lang yan sa uri ng parusa, sa isang uri ng kasalanan. Chismoso, chismosa, na nag-iimbak ng yaman para ipagdamutan sa mga taong lalo pa niyang pinapahiya, lalo pa niyang inaapakapakan, lalo pang minamaliit. Ikukulong sa apoy, susunugin sa apoy, lalamunin ang apoy, dudurugin ang apoy, lalamunin ang apoy ang kanyang mga bawat bahagi ng kanyang laman, aakyat sa kanyang puso, tuloy sa kanyang lalamunan, babalik sa kanyang katawan, dudurugin siya ng dumudurog, at nakakulong pa, at nakakadena. Pagkadurog, muling mabubuo. Yung abo, muling mabubuo. At muli na naman, kakainin, lalamunin ng apoy, kakainin ang kanyang puso at kanyang utak, dalawang pugad. Utak at saka puso, dalawang pugad ng paninirang puri. Puso at saka utak. Lalamunin ng apoy ang kanyang puso at saka kanyang utak. Dudurugin siya ng apoy, magiging powder, mabubuo muli. At lalamunin naman ng apoy, madudurog, magiging powder, mabubuo muli. Paulit-ulit. Wala kang kamatayan. Hindi ka tulad dito sa mundo. Pag nasunog ka, patay ka. Hindi mo nararamdaman. Kahit ano pang gawin, tadtarin pang katawan mo. Hindi mo na nararamdaman. Doon po, hindi ka na mamatay. Sa kabilang buhay po ay papatayin. Babawian ang buhay si kamatayan. Ibig sabihin, wala nang tagabawi ng buhay. Ibig sabihin, wala nang mamamatay. Think about this reality. Mga kaibigan, mga kapatid, sinusunog, ikinukulong sa apoy, at kinakadinahan ng liig na parang hayop para dagdagan ang humiliation para maging mas masaklap ang parusa. Ikaw, na nung nabubuhay ka pa, wala kang ginawa dito sa mundo kundi mag-embak ng buong kadamutan ng salapi at wala kang ginawa maghapon parot parito para wasakin ang dangal ng tao na gusto mong siraan ang kanyang buhay araw at gabi. Ito po muli ang programang Islam ang Solusyon. Napapakinggan tuwing araw po ng Linggo dito po sa impila ng DWBL 1242 sa inyong talapihitan alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ganun din po na napapakinggan sa impila ng DWSS 1494 AM Radio tuwing araw po ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At ganoon din po sa impila ng DWAD. Adjes 98 po sa inyong talapihitan tuwing araw po ng Linggo alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gemba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o suwestiyon, 0927-927-9000. Ulitin natin, 0927-927-9000 o kaya 0919-6943-095. Ulitin natin, 0919-6943-095.